Attorney, may nakagigitan po ako sa daan dahil ayaw niya ako pasingitin hanggang nagabot ang kotse namin. Binabaan niya ako at nagsisigaw siya at dahil nakababa ang bintana ko, sinuntok niya ako. Sa galit ko, inabot ko ang baril ko at binaril siya. Pwede ko bang sabihin na dinipensan ko lang sarili ko? Hindi. Para masabing self-defense, kailangan may unlawful aggression o actual na physical assault o threat na sasaktan ka. Number 2, reasonable necessity of the means employed. Kailangan sapat lang at hindi labis ang gagawin mo para ipagtangkol na sarili mo. Number 3, lack of sufficient provocation o hindi sapat ang ginawa para atakihin ka. Dito, may unlawful aggression kasi sinapa ka. Meron ding lack of sufficient provocation kasi hindi dahilan ang banggaan para sapakin ka. Pero hindi reasonable na barilin mo siya dahil lang sinapa ka. Kaya bago umaksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Attorney, binangga po ang motor ko pero wala po akong dalang license. Pwede ko pa rin po bang kasuhan yung bumangga sa akin? Pwede mong kasuhan ng number 1, reckless imprudence under Article 365 na Revised Penal Code o paglabag sa number 2, Republic Act 4136 o Reckless Driving Law. Mabibilanggo at pagbumultihin ang sinumang lumabag sa mga nasabing batas bukod pa sa danyos para sa pinsala na maaaring pagbatayan ng hiwalay na civil case para sa damage to property. Pero kailangan mong magbayad ng 3,000 pesos na multa for driving without a license. Kaya't bago umaksyon, lagi munang pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Attorney, considered po ba na wiretapping ang pagre-record ng video kapag may aberya sa daan? Hindi. Ayon sa RA 4200, ang anti-wiretapping law, ang guilty sa kribing wiretapping ay sinumang tao na hindi pinahihintulutan ng lahat ng mga partido sa anumang private communication o spoken word na mag-tap ng wire o cable para palihim na marinig, maharang o ma-record ang private communication o spoken word. Dito ang pag-uusap ng isang traffic enforcer o police at motorista sa daan ay hindi considered a private communication. Ang video recording din sa daan ay documentation ng mga kilos at desisyon ng isang public official habang nasa tungkulin. Kaya bago maksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan.